to, okay na? Ni-repair ko na siya. So, ang problem ng Electrolux refrigerator na to, ay hindi siya lumalamig. So, yun, umuugong lang yung motor niya, then mamaya, mag-cut off siya. Tick! Yan. Ibig sabihin, bibitaw yung kanyang thermal protector sa loob. Yan, so, ngayon, ginawa ko na siya, and then, moment of truth, yan, sasasakan mo siya ngayon. Ayan siya, umuigong na siya ngayon. Okay na, umugong na. So ito yung ugong na andar. So before kasi, parang nagbabibrate lang siya ng konti. Yun, alam na hindi siya maandar. Ang nangyayari, umuugong lang, nanginginig lang. So hindi makarotate yung kanyang motor sa loob. Nagiinit na yung kanyang condenser. Namiinit na. Ay, ibig sabihin, nagpapump na siya. Mainit na rin dito. Ayan, ibig sabihin, andyan na. Umandal na yung motor niya. Lalabig niya. Mam, okay na. Maandar na. Oo. Buti wala pang tama yung motor mo. Ito, makabaka ka mo ito. Basta uminit ito, ibig sabihin, lalamig na yung loob niyan. Ibig sabihin, nagpapump na yung motor mo, maandar na. Di ba yung last time, sabi ko sa'yo, umuugong lang, tapos tick, di ba? Oo. Buti ito, wala pang tama yung motor mo, meaning, na-repair ko yung problem niya. Minsan kasi, sira na rin yung motor, so kailangan palitan yung motor. Mas malabutin. So, lalamig na ngayon yan. Yan, so, okay na siya. Malamig naman na. So, ito, ayusin ko lang yung kanyang wiring. Balitan ko pa. So, buti lang buo pa yung motor ni Ma'am. So, dito lang kanyang naging problem sa kanyang relay assembly yan. Pero itong ganitong modelo kasi ng ref, marami na akong nagawang ganito na hindi na kayang gawin na ibang technician. Isang nagawa ko nito, nakadalawang balik pa yung technician. So, sinabi sa customer na kailangan daw palitan ng filter, kailangan daw i-flashing, etc. Pero dito ang problema. Bandang huli, hindi rin nagawa. So, kaya mahalaga na kabisado ng technician yung problema. Makita pa lang yung trouble symptom, may idea na kagad kung anong pyesa yung kailangan gawin o palitan. Actually, napakarami kasi yung problema ng ref. Depende yan sa symptom. Madali naman malaman ng technician niya once na makita niya yung symptom mismo. So ako, kita ko yung symptom, alam ko na kagad kung piyasa ang possible na problem. Kasi kung dito naman ang problem sa filter dryer, yan, usually yan, nagpapawis yan, lumalamig yan, tulog yan. Tulog ngayon siya ay mainit, so yan yung normal, mainit. Pero once na lumamig yung filter dryer, pag hinawakan mo siya malamig, ibig sabihin, barado. Or kumisan, kahit hindi malamig, pwedeng barado. So maraming magkakaibang symptom. So asip na, okay na siya. Ito mainit na. Ibig sabihin, kumagahan na yung condenser.
So yan, lamig niya. Kita na kagad na malamig. So medyo maingay nga lang siya kasi may problema na rin yung fan niya. Kaya nga lang, hindi mo na dadagdag sa expense nila yan kasi dagdag gasos yan kapag kailangan palitan niya. Later on na lang palitan yan kapag talagang ayaw niya ng bumuga ng hangin. Maingay lang naman siya pero lakas pa naman siyang bumuga. So okay pa naman sa kanila yan. Okay na, lamig na. Yan, 3 months warranty ang bigin ko yung mandita. Thank you Lord. Yan, okay na. So yan, ganyan ang tapat na technician. Kapag hindi sira ang motor, so hindi kailangan palitan. Kung ano lang yung mga kailangan gawin. Pero minsan naman, nakaka-encounter naman ako na talagang sira ang motor. So walang magagawa. Hindi talagang palitan talaga yung motor. Pero kung hindi naman sira ang motor, so yun. Marirepair naman na hindi kailangan palitan yung motor para hindi mahal yung gastos ng customer. Okay na to. Then 3 months warranty yung repair ko. Bait din naman yung customer. And thank you Lord. Yeah.